For the headlines, weather forecast, habagat magdudulot ng malakas na pag-ulan at posibleng baha sa Timog Luzon, Visayas at Mindanao. In local news, Coronang 2024 Miss Cagayan de Oro nasungkit ng kinatawan ng Barangay Bugo. Kakalabas lang, lalaki tadtad ng bala, natagpuan sa Talisayan, Misamis Oriental. Plano ng pamahalaang panalawigan ng Misamis Oriental na magtayo ng pabrika ng produkto. Matagumpay ang higala ay Mega Job Fair. For the National, the Philippine National Police o PNP ay lubos na kumbinsido na si Kibuloy ay nananatili pa rin sa loob ng KOJC compound. An international, problematic Boeing mission set to return to Earth alongside competitor SpaceX. Entertainment, pagbibigay-pugay kay aktor ng Parasite na si Lee sa Busan Film Festival matapos ang kanyang pagpanaw. Sports, si Gawilan at Pantilok ang magdadala ng watawat ng Pilipinas sa pagbubukas ng Paralympics. International feature, maglalayag ba ang mga barkong pandigma ng Germany sa Taiwan Strait? National feature, walang komunikasyon kay Alice Goos sa loob ng ilang araw ayon sa abogado. Trivia, sino ang nakadiskubre ng Pilipinas? If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon at maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Weather forecast, habagat magdudulot ng malakas na pag-ulan at posibleng baha sa Timog Luzon, Visayas at Mindanao. Ang habagat ay kasalukuyang nakakaapekto sa mga kanlurang bahagi ng Timog Luzon, Visayas at Mindanao. Ang panahon na ito ay nagdadala ng mainit at maalinsangan na hangin mula sa Timog Kanluran na nagre-resulta sa malawakang ulap, kalat-kalat hanggang sa malawakang pag-ulan at mga pagkulog, pagkidlat sa mga rehiyong ito. Inaasahan ang pinakamatinding pag-ulan sa mga baybaying dagat at kabundukan na maaaring magdulot ng mga panganib tulad ng biglaang pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at pagguho ng lupa. Maaaring makaranas ng malakas na bugso ng hangin lalo na sa mga baybayin na magre-resulta sa maalo na dagat. Pinapayuhan ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang dagat na umiwas muna sa paglalayag dahil sa posibleng mapanganib na kondisyon. Ang mga urbanong lugar ay maaaring makaranas din ng pagbaha dahil sa tuloy-tuloy
o malakas na ulan. Inasang magpapatuloy ang epekto ng habagat sa mga susunod na araw, kaya't ipinapayo ang patuloy na pagmonitor ng mga ulat panahon. For the local news, Koronang 2024 Miss Cagayan de Oro na sungkit ng kinatawan ng Barangay Bugo, Cagayan de Oro City, Pilipinas. Ang pinakamagandang mula sa Barangay Bugo ang nagwagi sa koronasyon ng Miss Cagayan de Oro 2024 na ginanap sa Limkitkay Atrium, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro. Umangat ang talento ni Miss Bugo candidate Alaysa Marie Cordova matapos siyang koronahan bilang ika-59 na reyna ng lungsod. Nagtapos ang ika-59 na edisyon ng prestigyosong patimpalak sa pagkilala kay Barangay Makabalan candidate Princess Kyle Rufon bilang first runner-up. Kasama sa Final 5 sina Gabriela Hill Christie, alaba mula sa Barangay Bayabas, second runner-up Desiree Gamolo mula sa Barangay 32, third runner-up, at Jerica Luis Nicole Taal mula sa Barangay Consolacion, fourth runner-up. Kakalabas lang, lalaki, tadtad ng bala. Natagpuan sa Talisayan, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, isang lalaki na hinihila ang biktima ng salvage ang natagpuang wala ng buhay ngayong umaga sa Purok 2, Ponta, Santiago, Talisayan, Misamis Oriental. Ang pangyayari ay labis na ikinabahala ng mga residente dahil sa tumaas na antas ng karasan sa lugar at nagdulot ng takot at pag-alala sa komunidad. Kinumpirma ng Talisayan Municipal Police Station na ang biktima ay si Willie Buray, 33 anyos, may asawa at nakatira sa Purok 3, Barangay Tagbokbok sa nasabing bayan. Ayon sa paunang ulat ng pulisya, tinamaan ng 5 bala ang biktima na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang mga otoridad ay kasalukuyang nagsasagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang motibo sa pagpatay at sa mga sospek sa krimen. Habang patuloy ang kanilang pagsisiyasat, ang mga pulis ay nag-imbestiga sa paligid, kinausap ang mga posibleng saksi at sinusuri ang anumang ebidensya na maaring magbigay linaw sa kaso. Ang mga residente sa Talisay ay nag-alala sa kanilang kaligtasan habang ang mga otoridad ay nananawagan sa sinumang may mga impormasyon na makakatulong sa paglutas ng kaso upang mabigay o mabigay ng kanilang mga detalye. Ang pangyayari ay nagbigay diin sa pangangailangan para sa mas mahigit na seguridad at kooperasyon ng komunidad upang masugpo ang pagtaas ng karahasan sa lugar. Plano ng pamalaang panlalawigan ng Misamis Oriental ay magtayo ng pabrika ng produkto. Sa pakikipagtulungan sa Department of Trade and Industry o DTI, Food and Drug Administration o DFA at isang korporasyon, ang pamalaang panlalawigan ng Misamis Oriental ay nagpaplanong magtatag ng pabrika ng produkto. Ayon kay Provincial Administrator John Denis Ladaga, ang proyektong ito ay bahagi ng plano ni Gobernador Peter Onabia na ipakita isang natatanging produkto na magtatampok sa potensyal ng lalawigan at makakalikha ng karagdagang pamumuhunan. Binigyang diin ni Ladaga ang patuloy na koordinasyon sa pambansang gobyerno upang maibigay ang mga pangunahing serbisyo sa publiko. Ayon sa kanya, patuloy at aktibo nakikipag-ugnayan kami sa pambansang gobyerno upang magbigay ng pangunahing serbisyo sa publiko at isa sa mga planong ito ay ang pagtatayo ng pabrika ng produkto sa pakikipagtulungan sa Department of Trade and Industry and Food and Drug Administration. Layunin ng proyektong ito na palakasin ang lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng paglikha ng mga oportunidad sa trabaho
at pagpapalago ng industriya. Umasa ang mga pamalaang panalawigan na hindi lamang mapabuti ang inisyatibong ito ang kalagayan ng ekonomiya ng lalawigan kundi magtatatag din ng modelo ng matagumpay na pakikipagtulungan sa pagitan ng publiko at pribadong sektor. Matagumpay ang higala ay Mega Job Fair. Mahigit 1,300 ang dumalo sa kaganapan at 30 ang na-hire on the spot hanggang 3 p.m. Nagpasalamat si Public Employment Service Office PESO CDO Manager Kathleen Kate Sorelia sa lahat ng ahensya at employer na nakibahagi. Sabi ni Sorelia, napakatagumpay ng higala ay job fair. Kami ay labis na nasisiyahan sa naging takbo ng kaganapan. Umabot kami ng higit sa 1,300 na mga dumalo kung saan 660 ang naghahanap ng trabaho sa abroad at 550 ang lokal na empleyado. Ang mataas na bilang ay nagpapakita ng malaking pangangailangan sa trabaho ng ating komunidad. Idinagdag ni Sorelia na ang job fair ay maging mahalagang plataforma para ikonekta ang lokal na talento sa mga employer. Plano ng PESO CDO na magsagawa ng higit pang ganitong mga kaganapan upang patuloy na suportahan ang pag-unlad ng karera at ekonomiya sa rehiyon.
For the national news, ang Philippine National Police o PNP ay lubos na kumbinsido na si Kibuloy ay nananatili pa rin sa loob ng KOJC compound, Manila. Ang Philippine National Police o PNP ay nananatiling optimistiko na malapit na nilang mahuli ang takas na pastor na si Apollo Kibuloy sa kabila ng mga hamon sa kanilang operasyon. Ang optimismo ay patuloy kahit na pagkatapos ng dalawang nabigong pagtatakdang ihatid ang areswaran sa kontrobersyal na pastor na pinaniniwalaan ng mga otoridad na nagtatago pa rin sa loob ng kanyang Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound sa Davao City. Pinatindi ng PNP ang kanilang mga pagsisikap sa pamamagitan ng masusing paghahanap at pagpapalakas ng seguridad sa paligid na mga posibleng ruta ng pagtakas. Sobrang kumbinsido kami na nandyan siya, pahayag ni Police Brigadier General Nicholas Story III, Director ng PNP Regional Office 2 sa isang panayam sa teleradyo serbisyo noong Linggo ng gabi. Nalaman na namin ang kanyang lokasyon, ngunit patuloy pa rin kami nagtatrabaho kung paano makakapasok sa compound ng epektibo. Ang pagsubok ng PNP ay naging masusi na nakatuon sa KOJC compound na matatagpuan malapit sa Francisco Bangoy International Airport sa Davao. Sila ay masigasig na naghahanap kay Kibuloy at sa kanyang mga kasamahan na hinahanap dahil sa mga serbisyong kaso tulad ng pang-aabuso sa bata at human trafficking. Sa kabila ng mga pagsubok, ang pulisya ay nananatiling determinado at kumpiyansa sa malapit na nilang mahuli si Kibuloy at maipaparusa siya sa batas. For the international news, mission ng Boeing na may problema ay babalik sa Earth kasabay ng karibal na SpaceX, Houston. Inanunsyo ng NASA noong Sabado na ang dalawang astronaut na US na dumating sa International Space Station gamit ang Starliner ng Boeing ay kailangan pang manatili ng karagdagang anim na buwan at babalik sa Earth, saksi ng SpaceX na nagdadala ng panibagong dagok sa reputasyon ng Boeing na may krisis. Ang pagbabalik ni na Barry Bush, Wilmore at Soneta Sunny Williams ay nahadlangan na ng mga linggo dahil sa mga problema sa thruster ng Boeing spacecraft. Inihayag ni NASA Administrator Bill Nelson na sila ay babalik sa Pebrero habang ang Starliner ay babalik ng walang crew. Ang spaceflight ay likas na mapanganib kahit na sa pinakamataas na antas ng kaligtasan at pinakakaraniwang kondisyon. Pahayag ni Nelson, ang isang test flight sa katunayan ay hindi ligtas at hindi routine. Paliwanag niya na ang desisyon na panatilihin ang mga astronaut sa ISS at ang pagbalik ng Starliner ng walang crew ay bunga ng pangako ng NASA sa kaligtasan na binigyang diin. Ang aming pangunahing halaga ay kaligtasan. And for the entertainment, pagbibigay pugay kay aktor ng Parasite na si Lee sa Busan Film Festival matapos ang kanyang pagpanaw. Seoul, South Korea, ipagkakaloob ng Busan International Film Festival, ang pinakamalaking film festival sa Asia ng ang Korea Cinema Award ng posthumous kay yumaong South Korean actor Lee Sun-kyun ngayong taon. Ayon sa mga tagapag-organisa, si Lee na kilala sa buong mundo dahil sa kanyang pangunahing papel sa Oscar-winning film na Parasite ni
Bong Joon-ho noong 2019 ay natagpo ang patay noong Disyembre 2023 sa hinihinalang kaso ng pagkamatay matapos ang 2 buwan imbestigasyon ng pulisya ukol sa umano'y paggamit ng droga. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng malaking gulat sa industriya at nagdala ng matinding pag-alala sa publiko. Ang parangal na ito ay pagkilala sa malaking ambag ni Lee sa Korean at pangdaigdigang pelikula sa kabila ng malungkot na pangyayari sa kanyang pagpanaw. Sports. Si Gawilan at Bantilok ang magdadala ng watawat ng Pilipinas sa pagbubukas ng Paralympics. Manila. Ang veteranong para-swimmer na si Ernie Gawilan at ang para-archer na si Agustina Bantilok ang pinili upang magdala ng watawat ng Pilipinas sa pagbubukas ng ika-17 Paralympic Games na gagawin sa Miyerkules sa Paris, France. Si Gawilan na kilala bilang isa sa mga nangungunang Paralympian ng bansa at may hawak na maraming medalya kasama si Bantilok na isa sa mga umuusbong na talento sa para sa archery ay nangunguna sa delegasyon ng Pilipinas habang buong pagmamalaki nilang epresenta ang bansa sa pangdaigdigang entablado. Ang karangalang ito ay pagkilala sa kanilang mga katangi-tanging ambag sa kani-kanilang sports at sa kanilang papel sa pagpapataas ng diwa ng mga Pilipino sa paglahok nila sa Olympics. International feature. Maglalayag ba ang mga barkong pandigma ng Germany sa Taiwan Strait? Habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa Taiwan Strait, nananatiling tahimik ang Berlin kung magpapadala ba ito ng mga barkong pandigma sa pinag-aagawang rota bilang bahagi ng isang mahalagang naval mission sa Indo-Pacific. Ang pinakakritikal na bahagi ng Indo-Pacific deployment ng Germany ay nagsisimula sa Linggo, Agosto 25, kung saan ang frigate na Baden-Württemberg at ang supply ship ng Frankfurt am Main ay maglalayag patungong South Korea matapos ang 5 araw na pagtigil sa Japan. Bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng Germany na mas maging aktibo sa rehiyon ng Indo-Pacific, ngunit hindi pa tiyak kung dadaan ang mga barko sa sensitibong Taiwan Strait. At para sa national feature, walang komunikasyon kay Alice Go sa loob ng 1 araw ayon sa abogado. Manila. Ang abogado ni Stephen David na hanggang noong nakaraang linggo ay nagsisiguro sa publiko na si Alice Goo ang tinanggal na alkalde ng Bamban, Tarlac ay nasa Pilipinas pa, ay nawala na ng komunikasyon sa kanyang kliyente. Ayon sa mga otoridad, si Goo ay sinasabing umalis na sa bansa. Batay sa impormasyon mula sa mga katapat na ahensya sa Malaysia, Singapore at Indonesia. Ang bagong balita ito ay nagpahirap sa paghanap kay Goo at nagdagdag ng komplikasyon sa mga kasong kinakaharap niya. At para sa trivia, sino ang nakadiskubre sa Pilipinas? Ang Pilipinas ay nangkin sa ngalan ng Espanya noong 1521 ni Ferdinand Magellan, isang Portuguese na manlalakbay na naglayag para sa Espanya na pinangangalanan ang mga isla na Las Islas Pilipinas bilang parangal kay Haring Felipe II ng Espanya. Naging mahalagang bahagi ng imperyo ng Espanya ang archipelago
pagsapit ng 1830s matapos ang mahigit na 300 taon ng pamumuno ng Espanya, malalim na nakaugat ang kultura at kaisipang Espanyol sa lipunang Pilipino na naging dahilan upang magsimulang mag-isip ang mga Pilipino tungkol sa kalayaan mula sa Espanya. Malaki ang naitulong sa pamahalaang kolonyal ng Espanya sa pag-unlad ng agrikultura sa Pilipinas na naging sapat para sa pangangailangan ng bansa. Nagpakilala sila ng mga bagong teknik sa pagsasaka at mga pananim na nagpabago sa ekonomiya. Gayunpaman, ang mga benepisyo nito ay karaniwang para sa mga mayayamang kolonyal na nagdulot ng pagnanasa sa mga Pilipino para sa kalayaan. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito at sa labas ng bansa. Patuloy po tayong makinig, manood ng Pinoy Rub News sa YouTube. Maraming salamat at hanggang sa muli. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.